At para pag-usapan pa ang isyong yan, makakausap natin live mula sa Quezon City si Ginoong Antonio Go, ang tinaguriang Sick Books Crusader. Makakasama naman natin sa ating studio si Department of Education Assistant Secretary Jesus Mateo. Magandang gabi po, Mr. Go at ASEC Mateo. Magandang gabi. Unahin po muna natin si Mr. Go, unahin ko po muna kayo. Ano ho, paano nyo ho na-discovery itong mga maling ito? Although I know na since the 1990s, kung hindi po ako nagkakamali, eh parang ginawa nyo na itong crusade. Pero bakit ho ginagawa nyo ito? At pwede hong paki-explain na rin yung inyong proseso sa pag-check ng mga textbook. Yan, katulad ng yung nasabi, I've been doing this for 20 years, no? And yung pagkukorek, naging ano ko na yan, naging commitment, passion ko na yan. At talagang ginagawa ko yan. Taon-taon. Aha. Paano nyo ho nakukuha itong mga kopya ng draft? At kino-compare nyo rin ho ba ito dun sa updated versions, yung mismong ginagamit na sa mga eskwelahan ng mga guro at ng mga bata, Mr. Go? Yes, ma'am. Let me clarify. No? Actually, yung kopyang nakuha ko na yan, galing mismo sa DepEd yan. Eh. Tao ng DepEd ang nagbigay sa akin yan. Opo. Okay. But of course, I cannot divulge the name of the person. Because that will endanger his position and his life and job, no? Siguro naman hindi naman dapat itago ito, no? Unang-una public document yan, libro yan, eh, no? Karapatan nating magsuri, no? But let me answer yung nilabas ng DepEd kahapon sa dyaryo, no? By saying that yung unang-una, yung kinorek ko raw, eh, draft daw yon, ano? And then that they have corrected all the errors, no? Let me refute that, no? Kasi yung nilabas ng DepEd yung kanyang website. So what I did is to open the website. Alam niyo ba ang nakita ko doon? Tatlong units lang ang nasa website. When the book that I saw, apat na unit yan, eh. 508 pages. Pero yung nasa website ng DepEd, 3 units lang. And then sabi ni Yusek Mateo, meron daw akong nilagay na isang passage doon na wala raw sa libro. Nasa libro yan. Otherwise, hindi ko ilalagay yan kasi that would be unfair. Pero yung passage na sinabi niya, nasa libro yan. And I showed your people here na kung ano yung passage na yun. Would you know, Mr. Go, kung ito hong draft na ito ay na-update na o na-correct na, na-edit na, at kung ano ho ang itsura nung final form, yung textbook po mismo na ginagamit na ng ating mga mag-aaral ngayon sa mga public school, pati na ho yung mga ginagamit din ng mga teacher. Na-check nyo ho ba kung yung mga corrections nabago na, corrected na po ba yung mga textbook? Jessica, this is a problem. Ano? Sabi nila, may website, binuksan ko nga siya, and that is supposed to be the final copy. Ano? Ito nga'y pinapaliwanag ko, eh. Doon sa website, 3 units lang. Eh. Paano niyo sabi na na-correct nyo na yan? No? When I have the 4 units with me. No? And then, in fairness to the DepEd, may mga correction naman akong nakita, no? But some of the major errors remain. Nandiyan pa rin yan, no? Katulad yung binanggit nyo tungkol sa antecedent, nasa libro pa rin yan, eh. Hindi naman nila correct yan, eh. Si ASEC Mateo, nandito po sa ating studio ngayon. ASEC, alam nyo, kahit nasabihin pong draft pa lang ito, eh, napaka-glaring na hunong mga mali. Multiculturalism, when it should be multiculturalism. DepEd ho ito, eh. Si kayo ang namumuno sa educational system ng ating bansa. Parang napaka-glaring at napaka-shocking ho na first page pa lang, eh ganito na ho katindi yung mga error. Paano ho ba nagkaganito? Doon sa isang explanation sa atin dyan nung mga tao natin na gumagawa niyan. Yung kasi title page yan, di ba? Aha.
yung correct version nandun na talaga, nagkaroon lang ng nung pagka-layout. Mm-hmm. Kasi ginamit yung draft na yan during the National Trainers of Teacher Training. Mm-hmm. Pero tapos, training ho yun eh. Bakit naman humali yung ginamit? Hindi po. Kasi isa sa mga paraan yan, dahil ito yung mga teachers na gagamit yon para makita rin nila. At the same time, i-walk through natin sila. At in-emphasize naman natin during the trainer's training na ito ay draft talaga. May mga, baka may makita pa silang errors dyan. Bago i-mass produce natin yan o print natin yan, sabihin lang yung mga errors na yon para ma-correct natin. Oho. Ay, yun ho, tinatanong ko nga po kay Mr. Mm-hmm. Go, no, kung na-check niya yung updated version, yung mismong ginagamit na sa mga klase, maski ho siya, may pagdududa pa rin dahil dun sa website niyo raw ho. Tama. Ano hong sagot niyo doon? Totoo yan na nilalagay natin sa website. Opo. Pero kasi, 4 parts yan eh. Naka-module yan. Mm-hmm. Dahil hindi mo pwedeng i-upload yan ng sabay-sabay kasi hindi kakayanin nung ating website, no? Kaya ang ginawa per quarter, per module. Mm-hmm. Kung ano yung kailangan ngayong quarter na to, yun muna inuna. Pero i-upload yan lahat eventually. Okay. Yung tanong ko ho, training nyo ho yun? Ang inyong mga pinulong ay mga trainer. Ibig sabihin, doon magsisimula lahat. Bakit naman po mali pa ring version? Mali na nga, di ba? Medyo disturbing ho kasi na for some basic words and basic sentences. Mm-hmm. Katulad doon itong mga binigay po sa amin ni Mr. Go, no? Mm-hmm. Example na lang na medyo comedy na nga ho eh. Nakalagay, salmon. A lazy type of fish, mm-hmm, like to stay where they are born. And this mm-hmm is really ridiculous. Mm-hmm. Ay, parang nakaka-bother na ho na may mga maling ganito kahit sabihing draft pa lang. Especially mm-hmm because these are textbooks. And another bothersome and disturbing thing for me is ginamit nyo sa trainer. Mm-hmm. Sa training, ginamit nyo for your trainers. Hindi, kasi yung mm-hmm training nga, kagaya ng sabi ko, two objectives yun eh. Opo. One is to walk them through mm-hmm the book itself. The second one is another validation of the textbook. Kasi itong learning material na to, nagsimula itong isulat natin nung Pebrero pa lang last year. Opo. Siyempre, mahaba yan. Ang ginawa natin dito, yung mga guro mula sa pampublikong paaralan, pati yung privado, pinulong natin para gumawa nung learning materials na yon. Mm-hmm. Pagkatapos nun, may another set of teachers yon para i-validate yon. Mm-hmm. Pagka-validate ngayon yon, i-incorporate lahat ng mga nakitang comments pa, tapos gagawa nung first version. Okay. Pagkatapos ng first version yon, padadala yon sa tinatawag nating quality assurance circle, mm-hmm, kung saan nag-hire tayo ng external subject expert. Mm-hmm. Kadalasan, dalawang tao to. Opo. So, papadala natin doon sa dalawang tao na yon na hindi sila magkakilala para nga makita na yung kung ano man yung may mga mali doon. Mm-hmm. Pagkatapos nun, i-consolidate ulit natin, ibabalik natin yon doon sa mga sumulat para pag-usapan kung ano yung mga... Nandun na ho ako na it goes through a long process and it goes through revisions, editing, etc. Pero... even at first glance, kahit na ho siguro yung first draft pa lang, parang hindi ho gawa ng mga college graduate man lang o hindi man lang po pumasa sa English 1. That in itself is disturbing na po, Asek. That's true, no? Yun nga, yun ang mahirap nga eh, na yung lumalabas kagad yung draft. Mm-hmm. Na meron pa namang proseso yon na pag-develop. Kaso hinahabol natin yon mm-hmm para doon sa gagamitin ng mga guro na magtuturo nitong subject ito. Okay. Si Mr. Go, naalala ko nga ho, 1990s pa lang ho, ginagawa nyo na ito. Nagtataka ho ba rin ba kayo, bakit hanggang ngayon parang na-institutionalize na itong ganitong errors? Parang noon na-point out nyo na, and then through the years, ganun pa rin. Yes, ma'am, Jessica, no?
mula nga sa bibig mismo ni ASEC Mateo, sinabi niya na itong grade 10 na ito, Pebrero pa lang ginagawa na yan, ano? How come ganito yung quality ng ano? Mm-hmm. And then, we are into smoke and mirrors, ano? Pinipilit nila draft yan, ano? I've seen the book. It's in book form already. Hindi siya ano, hindi siya draft or whatever. At tama yung iyong tanong kay ASEC, ano? Bakit mo gagamitin yung draft for your teachers, di ba? Di ba dapat ang gamitin natin yung pinakatama na pwedeng gamitin, no? Otherwise, at saka bakit mo aasahan na yung mga teacher ang paghahanapin mo ng error? E kung yung mga sumulat nga, hindi nakita yung error, eh, di ba? Bakit mo, why obligate your teachers to look for errors? Hindi nila trabaho yan eh. Di ba? And the question na hindi sinasagot ng DepEd, ano ang ginagamit ng mga bata sa eskwela ngayon? Wala, no textbook at all. Di ba? At kung hindi ako lumabas, iko-correct ba nila yung error? No, they will not correct the error. Kaya lang yan sinasabi na kino-correct nila, na draft yan, because I exposed the errors. Otherwise, hindi, walang gagalaw dyan. Yan na yan eh, finished product na yan eh. I don't buy the draft thing, you know? Hindi ako naniniwala dyan. Uh-huh. Hindi ako naniniwala. It's the finished product, it is the book itself. Oho. And ayun and then, na ho. Hindi naman tayo dapat magtagal eh. Oho. Yung sinasabi ko... What I want is for the errors to be corrected. Oho. Mr. Gona, curious lang ho ako. Kasi lagi nyo hong ginagawa ito eh. Lagi ho kayong na-feature sa mga programa sa TV. Laging nasusulat yes, ma'am. Sa dyaryo. Parang seasonal story na nga ho kayo eh. Tuwing magpapasukan na, ito yes, na ma'am. Naman si Mr. Go. Ipo-point out niya yung mga mali sa mga textbook. Nagtataka lang ho ako, bakit ganun? Lagi niyong pino-point out pero paulit-ulit pa rin every year or every X number of years, eto kayo at may mga nakikita pa ring errors. Ano po ba experience well, malaking, nyo? Mm-hmm. Oo, malaking problema yan, Jessica. Parang yung systemic yung sakit, ano? Ngayon kasi panibagong setup. It's the DepEd that is the publisher. And now you have the IMCS under the DepEd. Yung IMCS, it is the agency supposed to correct the errors, no? Pero ikaw ba, kung ikaw yung IMCS, would you criticize your superior, your boss? Hindi, di ba? And then yung DepEd naman, will it have the humility and the honesty to admit the errors? Aaminin ba niya na may error yung trabaho niya, yung pinublish niya? No. Mm-hmm. And that's why I'm coming out with the exposés, no? Otherwise, no one will do it. Okay. ASEC, kayo naman po ang magpaliwanag. Kasi nga po, paulit-ulit din pinupoint out ni Mr. Go. He's been very consistent, no? Every X number of years, eto siya. May listahan siya ng mga errors na nakikita niya sa textbook. Pero bakit ho hindi naaayos through the years? Well, unang-una, yung mga nakaraan na yon, apo. Iba yung sistema natin. Uh-huh. Unang-una, nung doon sa K-10 pa lang tayo, o grade 1 to grade 10, apa. Bumibili tayo ng mga manuscript. Mm-hmm. Sabihin nun, binibid out natin yan, mga publishers magsasabit ng manuscript. Tapos, re-reviewin natin yan mm-hmm. Base sa 3-stage na process. No? Mm-hmm. Titignan muna natin yung tinatawag na subject matter content. So, lahat ng pumasa doon, yun naman ang papasok ngayon doon sa curriculum standards mm-hmm. at saka compliance. At pinakahuli, yung instructional design framework. Uh-huh. So may mga 3 stages yan. Ang titignan natin ngayon, sino yung pinaka-best doon sa offer na yon. Uh-huh. Okay. Doon may mga nakita rin mali kasi galing nga yun sa mga binibili natin yon as a manuscript. Dito naman sa panibagong sistema natin, yung K-12, tama si Mr. Godon na tayo ang gumagawa nun. Dinescribe ko nga yung proseso kanina. Na yung mga teachers natin at mga experts tumutulong sa pag-develop ng textbooks na yan. Mm-hmm. Nandun okay. na po ako, tapos, ASEC, na may proseso, nire-revise naman yan, may mga grupong tumitingin dyan sa mga... Pero bakit nga ho paulit-ulit? Bakit hindi naso-solve yung problema? Hindi, kasi mahirap sabihin kagad conclude paulit-ulit kasi mm-hmm. iba-ibang subjects yan eh. Oho. Pinapalitan naman natin yan.
di bali sana kung isang subject ang laging na lang nagkakamali, no? Mm-hmm. Pero every year, iba-iba yung binibili natin o ginagawa nating libro. Ginagawa nating mga learning materials. Mm-hmm. Kaya nga po, lagi nga tayo naman nananawagan na kung pwedeng tulungan din tayo, ma-review natin itong mga libro na to. Oho. Parang may nabasa ho ako na yung paggawa kasi ng textbook, napakahirap pala. Mm-hmm. Kasi walang, yung mga medyo marurunong na academicians, wala namang panahon gumawa ng textbook. Meron ding naimbestigahan in the past na may anomalya rin pala sa mga textbook. But given all of this, there has to be a solution, hindi ho ba? Kaya nga po, dinadahan-dahan natin na baguhin yung sistema eh. Mm-hmm. Over the years, I suppose may mga improvements naman, ano? Uh-huh. Ang katulad na lang nito, yung paglalagay natin doon sa learning portal natin, para sa ganon, kung ano man yung may mga changes doon, pwede nating baguhin yon. Number two, binibili na rin natin yung mga copyrights. Para kung sakali man may pagbabago nga, madali nating palitan yon. Mm-hmm. Number three, nag-engage na rin tayo ng mga tinatawag na institutional expert para mm-hmm. tumulong nga sa pag-review nito. Mm-hmm. Mr. Go, baka may recommendation ho kayo kay ASEC Mateo. Paano ho ba dapat mawala na itong napaka-glaring na errors na ito? Kasi binabasa ko nga ho yung samples, no, ASEC? Instant coffee is preferred to coffee that must be boiled deep. May mga ganun hong linya na parang doon pa lang, parang paano pumasa ito kahit first draft pa lang? Parang obviously sa simple sentence construction, may problema na yung sumusulat ng mga textbook. Mr. Go. Jessica, yung binanggit mong passage, yun ang sinasabi na ASEC Mateo na wala raw doon sa ano, na nilagay ko raw dyan. Ayan, binasa mo mismo, nandiyan mismo sa libro eh. Di ba? Yung about the boiled coffee, ano? Mm-hmm. Ngayon, ang recommendation, you asked me about my recommendation. Uh-huh. Dalawa lang. Number one, we create a independent, separate body that will screen all the books being used by the DepEd. Number two, kailangan gumawa tayo ng batas to penalize the writing, publishing, and the printing of defective textbooks. Otherwise, walang batas eh. Any donkey could write a book and not be liable for it. Kahit sino pwedeng sumulat. Lahat ng kabastusan pwede niya ilagay yan. Wala kang pwedeng gamiting batas to go after them. Mm-hmm. Because there's no law, no? At hindi maayos yan hanggat walang batas, no? Oho. Mr. Go, totoo bang ilang beses daw kayong inalok ng DepEd na tumulong sa kanila sa pag-review ng textbook pero tinanggihan niyo raw sila? Oo, Jessica, totoo yan, ano? Ayaw ko kasing maano doon sa sistema, no? Otherwise, when I'm conscripted into the system, hindi ko magagawa yung gusto kong gawin. I cannot be independent, I cannot be objective. At hindi ako pwedeng magsalita once I'm inside, no? So, at I have to do this, no? So, at ipagpauwanhin nyo yung aking sistema na bakit ko ina-expose, ano? It is to ensure that the DepEd will implement the corrections. Pag walang publicity, wala yan. Walang mangyayari dyan. Kahit lumuha ka ng dugo, the errors will remain. ASEC, sagot nyo ho doon. Doon sa mga suggestion ni God, maganda yan, ano? Create a body, tapos gawa ng batas. Pero doon lang sa independence niya, kung halimbawa, na-create nga yung body na yun, Mr. Go, hindi ba kayo magpa-participate para makatulong? Yun naman yung kwan eh. Kailangan Mateo, talaga. I'm really willing to, ano, I made the corrections, nandito, kahit bukas, puntahan nyo rito, kunin nyo sa akin. Mm-hmm. But it must be made public. Mm-hmm. I'm willing to sit down with your authors, with the DepEd. Let's correct the book. That's it. Mm-hmm. Wala kayong maano. Mm-hmm. Wala ho ba kayo? Wala kayong marinig sa akin. Wala kayong ibang makukuhang mag-i-edit? Nakakakuha po kayo ng mga gagawa ng textbook. Bakit naman ho yung mag-i-edit? Ayaw tumanggi ho si Mr. Go. Kailangan pilitin nyo pa siya. Wala hindi, ho bang iba? Hindi naman pinipilit eh. Meron naman eh. Uh-huh. Kaya nga,
kagaya sabi ko kanina, Jessica, no? Opo. Meron kaming ini-engage na mga external subject expert. Mm-hmm. At doon sa quality assurance na ginagawa natin, dalawang review process yon. Opo. Yung isa yung content, yung isa yung language. Aha. Separate na tao ang gumagawa doon sa content, separate rin na tao gumagawa doon sa language mm-hmm. review. Aha. Okay, I hope this will be resolved somehow. At yeah. sana eh, kahit siguro si Mr. Go, gusto niya, huli na niyang paglabas ito sa media mm-hmm. to expose all of these errors. Mm-hmm. Kasi madalas po tayo makarinig ng reklamo tungkol sa quality ng graduates natin. Kaya nga ako nag-K-12 para mag-improve yung standard ng education natin. Pero kung sa napaka-basic na textbook, eh, mali-mali na, mm-hmm. eh, papaano pa ho, saan ho kaya tayo makakarating at ang ating mga graduate, di po mm-hmm. ba? Tama, tama po yun. Nakikinig naman tayo eh. Kaya nga laging nananawagan lang tayo, nabukas naman parati ang ating pintuan sa mga, ito, yung mga suggestions na ganito. Welcome naman natin to. Mm-hmm. Pag-aaralan natin, tingnan natin kung saan tayo tutungo. Yung mga pagkakamali, in-admit rin ni Mr. Go, thank you Mr. Go, na kinorek naman natin eh. Kahit hindi pa nga lumabas to, kagaya ng sinabi ko kanina, dahil first draft to, at nakuha natin yung mga comments ng mga teachers na yon, nirevise na kagad natin bago pa magkaroon ng printing. Maraming salamat po, Asek Mateo, sa matapang niyong pagharap ngayong gabi sa mga tanong ko at tanong ni Mr. Go. Mr. Go, may gusto pa ho ba kayong sabihin? Jessica, last few words, no? Yung ano kanina, binabanggit ni Asek Mateo na yung mga napakaraming prosesong dinadaanan daw, no? Did you know that I reviewed the grade 10 books within 15 days only? 15 days lang. Eh, sinasabi niya yung libro na yun, Pebrero pa raw, nung nakaraang taon ginagawa eh. Di ba? Hindi mo kailangan na masyadong mataas na pinag-aralan. Okay? Kailangan lang meron kang passion, meron kang commitment, at meron kang sincerity sa iyong ginagawa. Kasi kahit PhD ka, kung ang isip mo naman eh, nasa alapaap, walang lalabas sa iyong ginagawa. Lalabas yan. Makikita yan ng tao. No? Okay. Maraming salamat po muli. Ginoong Antonio Go, ang Academic Supervisor ng Marian School of Quezon City, at si Assistant Secretary Jesus Mateo ng Department of Education. Maraming salamat. We wish you best of luck, Asek, and we sincerely mean that para ma-improve ang ating mga textbook. Nagpapasalamat din kami sa iyong programa kay Mr. Go, no? Para mapag-usapan at malinaw to. Opo. Magandang gabi po sa inyong dalawa.